mga kababayan ko dyan sa Pinas. Ako ngayon ang ano, pang almusal ng anak ko. Pero bago yun, huwag niyong kalimutang i-subscribe yung channel ko para update kayo sa mga upload kong video. At keep on watching. So, pinto muna tayo bago ko gagawa. Mga nakarang araw, hindi ako nakapag-vlog. Kasi nag-ayos kami dito sa bahay. Naglinis. Tapos nagpintura. Labas at loob. Kaya medyo hindi ako nakapag-vlog. So ngayon medyo okay na. Tapos kahapon, bumalik yung bayaw ko. Umuwi na siya. So, medyo ngayon maluwag-luwag na yung time. Ngayon, regular upload. Susunod na mga ano, vlog. Sa labas na nga tayo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kasi itong pancake na gagawin ko, loob na yung ingredients niya, yung pag-mix na lang. Ipapakita ko sa inyo. Ito, galing ito pa sa Canada. Yung bayaw ko binili niya. Ayan siya. May mga measurement na siya dyan. Ayan mga kaibigan, yung measurement niya is nandyan. So, susundin ko lang yung guide. Tapos, kasi yung 1 cup na flour is 2 to 3 cup ang ilalagay nating water. Tapos, ihaluin hanggang sa maging ano siya, malapot. Kumuha ko ng hindi pa siya ano. Kukuha ko ng kasi 1 cup. Ayan. Tapos, add siya na. Pili niya to para sa mga anak ko. Pang almusal daw. Ready na natin yung pan. Tapos kukuha ko ng tubig. Ang isang cup lang kasi baka hindi siya lumapot. Hindi na siya lalagyan ng kahit na ano kasi mamaya hindi lumapot. Kasi first time ko to gagawa ngayon. Haluin siya ng mabuti. Ayan, naging thick na siya. Kwento naman tayo ngayon. Nagtatanong kung paano ko daw nakilala si Mister. At saan? Ngayon, sasagutin ko yung tanong mo. Hanis lang kasi dati, nagsimula yung Facebook. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Sa social media ko lang siya nakilala. Tapos, parang ako, hindi ako ano, na talagang totoo siya. Kasi at aming pinagdaanan namin, break, hiwalay, binablock ko siya sa Facebook. Pero, tumatawag siya doon talaga sa number ko. Kasi nandun pa ako sa Pinas. Tumatawag talaga siya. Tapos, mahigit 3 taon bago kami nagkinasal. So, hiwalay, break, tapos balikan na naman. Minsan, ganun yung inano namin. Pero talaga siya talaga, ano siya, love niya talaga ako. Kaya, kaya siguro, hindi siya sumuko. Pero, kahit na ano, alam niyo yung, kahit na inaaway mo, inaano mo siya, pinagtulakan, talagang hindi siya bumitaw. Hindi. Kasi sabi niya, mahal niya daw ako, kaya yun. So, yan. Alam niyo ba, nung first meet namin, pumunta siya doon sa bahay, na anhang pa siya, naabutan pa siya ng baha, kasi month of December yun, maulan doon sa amin, may bagyo ata yun,
yung tubig sa bahay namin hanggang tuhod. So, nagising kami sa ilalim na ng papag yung tubig. Sabi niya, oh my God. Ito daw yung, ano niya, first time na nangyari. Na anong naranasan niya na yung baha. Pero hindi naman siya yung magreklamo ng ganito-ganito, no. Never siya nagreklamo. Tapos alam niyo ba na kasi siyempre mahirap lang kami. Ang almusal namin na isang bisis na doon siya kasi nga maulan, hindi makaano ng gulay. Gumawa yung nanay ko ng lugaw, initial lugaw. Kumain siya. Kahit ngayon, kung ano yung pinaghahanda ko, hindi siya nagreklamo. Ganun siya. Yung asawa ko hindi mareklamo. Walang bisyo. So ngayon, ito siya. Yung kung ano yung naging ano, yung haba na ng istorya natin, yung nakilala ko siya, kung ano yung pagkakakilala namin, ganun pa rin hanggang ngayon, hindi nagbago. Napaka-sweet niya pag umuwi. Kami lang yung priority niya ng mga anak ko, trabaho. Yun lang kasi sobrang busy siya sa kumpanya. Ayun. Wala. Kasi siyempre wala siyang bisyo. Trabaho at pamilya lang, mga anak niya. Pag umuwi siya, kami yung inaasikaso niya. Binibibi kami ng mga anak ko. Ganon siya kabait. So, ayan yung istorya kung paano. Tapos dito na kami kinasal sa Sri Lanka, no? Pagpunta ko dito noong 2017. Tapos ngayon, may dalawang anak na kami. Ang tagal ng ano namin, more than 3 years bago kami kinasal. Ganun sila ka, ano, pag mahal nila ang isang tao, hindi ka nila bibitawan. Kasi sobrang silang mahal. Alam nyo ba na sabi niya dati nung kami pa, yung mag, ano pa lang kami, sabi niya, pag hiwalayan mo ako, mag-ano daw siya, magpapariwara, pupunta daw siya sa, ano, sa bundok, magpapakamatay. Sabi ko, tinakot mo ako, sabi ko, bahala ka. Kasi ako yung, ako nga yung tupakin, yung ugali ko. Napakatupakin. Napasarap na yung kwento natin. So, ito na siya, tik na siya. Ilalagay na natin sa saucepan. Ready na siya lutuin. Lagyan ko ng butter para hindi siya dumikit. So, ayan siya yung kwento. So, kaibigan kong may balak pumunta dito, yung mga mag-boyfriend pa lang kayo di, ano. So, pag malalaman nyo kapag napunta na kayo dito. Ako kasi naman, walang problema. Yung binahin ko mabait. Yung mga in-laws ko mabait. Walang stress. Walang sama ng loob. Walang problema. Yun lang. Yung maipapayo ko lang sa mga ano, may boyfriend or may girlfriend na taga dito. Yun lang. Dapat may maging patient sa isa't isa. Kasi kami, wala kaming away. Never niya akong sinigawan. Never niya akong... Kasi pag nag-usap kami, sobrang hina lang. Kami dalawa lang nakakarinig. Ganon kami.
Kasi ako din ayoko din yung sumisigaw. Alam niya yon. Alam niyo na yung pinto ng ano ko. Kung paano kilala. So dapat lang kasi. Kasi yung ano, swerte lang talaga sa mga pangasawa. Yung iba kasi, alam nyo ba, yung may mga taga dito na mga lasinggo din. Lasinggo, manako. May kaibigan akong hiwalay sa asawa. Kasi yung ano niya, lasinggo. Oh my gosh. Yung panty ko. Yung asawa ko, never kami nag-away. At never niya ako kasi ayaw niya yung umiiyak ako. So kaya spilled ako ni Binan pag sinabi ko gusto ko isang bagay, sasabihin niya agad dyan sa anak niya, ibili mo si Annie kasi gusto niya. So yun. Yun ang kwento ng love life ko. Love life. Nasira. 1 minute lang. Side at side. So, kaya mas gusto ko, mas kung sa tadhana siguro na napunta ko dito kasi yung tatay ko ayaw talaga na kung na mapunta ako sa abroad. Kasi nagpaalam ako dati, sabi ko mag-abroad ako. Sabi niya, naku, huwag na. So, napunta pa rin ako sa ibang bansa. Wala siyang magawa. Kasi, nasa tadhana siguro talaga, nasa palad ko siguro, mapunta sa malayo. Pero, napakaswerte ko kasi mabait naman. Sobra. Wala akong masabi. Mabait naman yung napuntahan ko. Yung ano, mga bayaw ko nga, ako lagi ang priority nila. Tinutulungan. So, ayan, ready na yung pancake nila. Wow, ang sarap siguro. Hindi ko dadamihan kasi try ko pa lang, baka ayaw nila. Ito lang yung gagawin ko. Ayan guys, dapat maging patient tayo sa isa't isa. At syempre, yung tapat. Pag may gusto ka, dapat sabihin mo. Pag may ayaw ka, sabihin mo. Hindi yung ililihim mo. Kasi sila, gusto nila yung open size. Kasi ayaw nila yung inaano mo lang sa ano mo. Yung iniisip lang ba. Yung ano ba yun? Yung think. Hindi ko natuloy lang yung sa Tagalog. Kwento natin for today. Dapat i-subscribe nyo yung channel ko. Kung mga bagay na gusto nyo malaman, isishare ko sa inyo. At makapagbigay ng inspired. Ma-inspired kayo sa ano, kwento ko. Kasi sila, sobrang mabait nila dito pag mabait ka. Kaya yung binan ko, ako yung gusto niya kasi mabait daw ako, ching. Umuna, kasi pag hindi ka mabait at makikita ang kanila ng hindi maganda, syempre, hindi kanila magugustuhan. So, kaya ako, 5 silang magkakapatid, puro lalaki. Pero ako yung gusto niya makasama sa bahay. Ayaw niya yung ibang, ano kasi, maaarte daw. Yun. Ako kasi simple lang ako. Ayaw ko ng maarte.
sa pagkain, hindi ako mareklamo. Kahit sa ano. Basta anong mayroon, yun. So, yung mga nakikita nyo sa vlog ko, so, yun yung buhay ko. Ito na siya. Hindi nga lang perfect. Kasi, sa pag ano ko, hindi siya na ano. See? Tatlo lang yung ginawa ko kasi, isa sa kaanak ko, sa pinan ko, tapos sa akin. Tatlo lang kami. Wala naman dito si Mister. Ayan na siya.